Ngayon, pag-uusapan natin na yung bagong labas na memo ng DILG. So, what is up guys? It's me, Jernville. Welcome back to Osmatic. At may bagong labas ng memo ang DILG na pirmado mismo ng secretary ng DILG na nagsasabi na ang LTO at ang mga deputized ng LTO lang ang pwedeng magkumpiskan ng lisensya ng ating mga riders o drivers. Bali, itong memo na to ay reiteration ng dating memo na, no? So, ibig sabihin, merong lumang memo na dating batas na kinaklaro lang natin dito. At ito yung gustong palabasin ng secretary ng DILG. Kailan lang nag-trending ang isang enforcer ng Makati na hinuhuli at kinukumpiska yung lisensya ng isang driver. Dahil nga meron sila paglabag sa ordinansa ng Makati. So wala namang problema sa panghuhuli, talaga namang nagkaroon ng inamin naman ang driver na meron silang violation. Pero ang kaso, kahit na ipinakita ng driver ang bagong memo ng DILG na hindi pwedeng kumpiskahin ang kanyang lisensya dahil hindi naman sila deputized, ay medyo humaba yung kanilang usapan. Ang tanong, anong ticket ang ibibigay sa atin ng mga hindi deputized ng LTO? Ang binibigay sa atin kapag tayo ay nagkaroon ng traffic violation o kahit anong violation, nakalabag tayo ng batas o ordinansa ng isang LGU, ibibigyan tayo dapat ng citation ticket. Ang citation ticket po ay hindi rin naman nalalayo sa normal na ticket ng LTO na nandun din nakalagay kung ano yung violation mo. Pero ang kinaiba nito sa mismo na kapag ka nakumpiska yung lisensya mo versus dito sa citation ticket lang, eh mas mababa yung multa na babayaran mo kapag ka citation ticket lang. For example, dito sa amin sa Bukawi, kapag ka ikaw ay nahuli na, ng LTO, example, nahuli ka ng LTO, no helmet, magbumulta ka 1,000 first offense. Pero kapag ka ang LGU lang po or citation ticket lang ang binigay sa iyo dito sa Bukawi, base sa mga tropa natin, 100 lang daw ang kanilang multa. Sa pricing, sobrang malayo. Siguro, baka hindi siya umabot ng 500. Depende ito sa lugar. Pangalawa, kaiba naman na ito ay, syempre, kapag ticket ang LTO o your official ticket, ay kukumpiskahin talaga ang lisensya mo. At dahil doon, kumbaga, parang sinasabi na confiscated to pansamantala iyong lisensya at hindi ka pa pwedeng magmaneho habang wala itong lisensya mo. While sa citation ticket, dahil hindi naman kinukumpiska ang iyong lisensya, maaari ka pa rin mag-ride o mag-drive ng sasakyan, pero make sure lang din na bayaran natin yung multa natin dahil syempre kapag dating ng araw ng paparehistro tayo ay magkakaroon din ng alarma yung ating pangalan. So baka magkaroon ka rin ng problema in the future. So mas mainam po, bayaran mo na siya agad. Para sa ibang detalye, ito sinasabi naman mismo ng mga LGU or mga traffic enforcer natin kung saan kukunin, kung anong dapat gawin, kung anong oras, kung hanggang kailan. So, i-guide naman nila kayo. Pero, paano ko malalaman kung sino yung mga deputized ng LTO? Basically, ang mga deputized ng mga LTO usually is agency. So, pagka sinabi natin agency, nandiyan na MMDA, PNP, HPG, ito yung mga normal na talagang otoridad na nakikita natin sa daan. So, simula nang lumabas itong bagong memo ng DILG, marami naman ng mga LGU ang sumunod din agad dito. No? So, halos lahat naman is nakasunod din agad. And that's it for now. If you like this video, please do like this video, share, and subscribe. Till next episode, see ya! Bye!